Amen. Mapagpalang araw po ng sama-samang pananambahan, mga kapatid. Excited po ba kayo sa araw na to? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay po na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakaibang kagalakan every time na tayo po ay nasa Kanyang presensya, na darama talaga natin na katulad nga ng pangako ng Panginoon. Actually, ang Sabat po, na alam naman natin ang talagang meaning ay rest, talaga naman, no? Pagka tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, napapahinga tayo physically, kasi yun naman talaga ang nais ng Panginoon. Mula doon sa isang linggong mga gawain, ang daming mga trabaho, ang daming mga isipin, nais ng Panginoon na magkaroon, maputol yon, at magkaroon naman tayo ng oras ng kapahingahan. At palakasin naman tayo ng Panginoon. Kaya itinakda ng Panginoon ang araw ng pananambahan. Dahil para yun sa atin, hindi yun para sa Panginoon. Amen po ba? Kasi alam ng Panginoon ang ating katawan ay kailangan ng pahinga. Kaya nga, yun din ang dahilan kung bakit meron pong oras ng pagtulog na ipinagkaloob ang Diyos sa atin. Kasi alam niya na ang katawang ito ay kailangan po talaga ng kapahingahan. At ang tunay na kapahingahan ay sa Diyos natin nararanasan. Amen po ba? Diba? Sabi nga po ng Matthew chapter 11, verse 28, sabi, "Come unto me, you who are weary and heavily laden." Magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha. Actually, hindi naman nakakapagod yung ating mga ginagawa sa bahay, mga trabaho, yung physical, ipahinga mo lang yan, okay na eh. Ang talaga nakakapagod naman talaga ay yung mga isipin. Yung alam mo na may mga problema ka na parang hindi mo alam kung paano masusolusyonan. Yun talaga yung isang kabigatan na gusto natin na maalis. At ang Panginoon, alam din kung paanong alisin yon. Hindi lang yung kapagalan at kapaguran ng katawan ang kaya niyang alisin. Ipinangako rin niya ang kapahingahan ng ating pagal na kaluluwa. Amen po ba? At saan po natin nararanasan yan? When we are in the presence of God. Dahil ang sabi niya sa Psalm 16:11, di ba? Sa presensya ng Panginoon ay merong fullness of joy. Yan po ang pinapangako sa atin ng Panginoon. Yan po ang nais ng Panginoon na iparanas niya sa atin. Kaya lang hindi lahat ng lugar na puntahan natin ay merong fullness of joy. Ang lugar na merong fullness of joy and there are pleasures evermore, yun ang sabi pa ng verse, yun ay kung tayo ay nasa presensya lagi ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nga ni David, wala nang ibang lugar pa na nanaisin siya, kundi manatili siya sa presensya ng ating Panginoon. Better is one day in the house of the Lord than 1,000 days elsewhere. Bakit? Kasi nga po, tayo na mga may kauhawan sa Diyos, alam natin, the world will not satisfy our hunger. Tayo na merong Espiritu ng Diyos, alam natin na tanging ang Diyos ang makasasatisfy ng kauhawang ito. Amen po ba? Kaya masarap po na tumahan sa presensya ng Panginoon sapagkat pinupunuan niya tayo. Patuloy na binibigyan ng sigla, ng patuloy na buhay. Kaya there is no other place na masasabi nating pinakamainam na lugar. Katulad ng pinili ni Maria, yung pinakamainam na lugar ay yung laging nandoon sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi naman po laging Sunday. Si Maria, alam din niya yun, hindi laging ang Panginoon ay dumadalaw sa kanilang tahanan. Pero nung naroroon ang Panginoon, sinamantala niya yung pagkakataon. Lahat ng kanyang mga ginagawa, pansamantala niyang iniwan. Why? Because for Mary, pinakamahalaga sa kanya na meron siyang oras para sa ating Panginoon sapagkat alam niya na sa presensya ng Panginoon, yun yung pinakamagandang lugar. Si Martha, alam natin na pinili ni Martha, abalang-abala siya sa paghahanda ng makakain. Pero sabi ng Panginoon, pinili ni Maria ang higit na mabuti at hindi yun naalisin sa kanya. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, dahil ang bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin ngayon, kung saan-saan man tayo nanggaling, salamat din sa presence uli ng ng Carlos family. Palakpakan po uli natin ang Panginoon. Ayan, kasama natin sila Tita A, sila Kuya Willie at ang iba pa natin mga kapatiran. Saan-saan man tayo lahat nanggaling, pero dahil sa isang Espiritu, pinagtagpo-tagpo tayo ng Diyos dito sa Kanyang presensya. Amen po ba?
Kasama natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sapagkat ito ang pinakamainam na lugar na dapat naroroon ang mga anak ng Diyos. Pag araw ng Linggo, nasan tayo? Nasa tahanan tayo ng Panginoon upang katagpuin ang ating Diyos na naghihintay na sa atin upang ibuhos ang kanyang pagpapala sa bawat isa. Kaya are you excited para sa pagpapala ng Diyos? Handa po ba kayong magpasaway sa Panginoon? Amen. Kasi pagka-blessing, amen, pagkasaway. Ayaw na. Pero purihin ang Panginoon, ang tunay na anak ng Diyos. Ano man yan, pagtuturo man yan, sabi ng Biblia, Hebrews chapter 12, kung tayo'y anak, tinutuwid tayo ng Diyos. Kaya kung tayo pinapalo, nagpapasalamat tayo. Bakit? Kasi tayo'y anak ng Diyos. Ang hindi pinapalo, hindi mahal. Anak nga pero hindi mahal. Pero salamat sa Diyos dahil ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, mahal tayo. At kung kailangan tayong paluin, kung kailangan tayong tapikin, kung kailangan tayong paalalahanin, ginagawa yun ng Diyos. Bakit? Kasi mahal niya ang kanyang bayan, mahal niya ang kanyang iglesia. At nais niya ng bawat isa sa atin ay matuto, maituwid niya. Sapagkat alam natin, hiwalay sa Diyos, ang ating buhay ay liko-liko. Pero salamat sa gabay ng Panginoon. Salamat sa kanyang banal na Espiritu na patuloy na pumapagitna sa atin, pinangungunahan ng ating buhay upang magawa natin ang kanyang kalooban. Di po natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Pero ang sabi ng banal na kasulatan sa Philippians 2:13, it is God who gives the will, hindi lang desire, but also the will, yung kakayahan para magawa ang kalooban ng Panginoon. Noon, nagde-desire lang tayo na makasunod sa kalooban ng Diyos, pero hiwalay sa banal na Espiritu, hindi natin magagawa yan eh. Kaya ano ginawa ng Diyos? Ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At dahil ang banal na Espiritu ay ang naisin nito ay gawin ang kalooban ng Diyos, kaya kung tayo talaga ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, wala tayong ibang gagawin kundi gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nagiging madali sa atin ang sumunod sa Panginoon kasi hindi na yung laman ang nangunguna, kundi yung Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa atin, yun na ang sinusunod natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanais o pagnanasa at the same time ng kakayahan para gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ngayon ay naririto sa pagganap sa kalooban ng Panginoon at hayaan natin na sa oras pong ito, ang Panginoon ay patuloy nating maparangalan sa pamamagitan ng malaya na pakikinig ng kanyang salita upang ang bawat isa sa atin ay patuloy niyang magabayan. Ang atin pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng Isaiah chapter 44 verses 3 hanggang 5. Ngunit ang bibigyan din natin ng pansin ay yung buhay ni Haring Hezekiah. Kaya kung kayo po ay mayroong Bible, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Isaiah chapter 44. Babasahin po natin ang verses 3 hanggang 5. Kung nakita nyo na po, ay aanyayahan ko po kayong magsitayo bilang sama-sama nating pagbibigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Isaiah 44 verses 3 hanggang 5. Sabay-sabay po nating basahin ng malakas. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluin. Aking espiritu ay ibubuhos ko sa iyong mga supling at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Katulad ng damong sagana sa tubig, sila ay sisibol. Tulad ng halaman sa tabi ng batis na patuloy ang daloy. Isa't isa'y magsasabing, ako ay kay Yahweh. Sila ay darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin siya ay kabilang sa bayan ng Diyos. Basahin din po natin sa NIV. For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams. One will say, I belong to the Lord. Another will call himself by the name of Jacob. Still another will write on his hand, the Lord's, and will take the name Israel. Tayo po isang daling manalangin. Muli, O Diyos,
Nagpapasalamat po kami sa malayang malaya na pagkakataon na nararanasan po namin sa bansang Pilipinas na ang iyong salita ay aming mapag-aralan, mabasa, unlike sa ibang mga communist nations, oh God, na forbidden ang pagbasa ng Biblia, ang pag-aaral ng Biblia. Kaya naman, oh Diyos, salamat po sa kalayaan na ito na aming nararanasan at dalangin po namin sa iyo, Diyos, sa kalayaan ito, Lord God, hayaan mo na lalo pong sumagana, Panginoon, ang karunungan na nanggagaling sa iyo sa pamamagitan po ng aming patuloy na pagbubulay ng iyong banal na salita. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, patuloy kang mangusap, magturo, sapagkat sinabi mo, ang iyong mga anak ay nakikinig ng iyong tinig. Nakikilala ka ng iyong mga anak at ang iyong tinig, O Diyos, ay kaligtasan. Ang iyong tinig, Panginoon, ay kagalingan. Ang iyong tinig, Panginoon, ay pag-asa. Kaya, Panginoon, patuloy mong ipahayag ang iyong tinig, ang iyong salita na nagbibigay ng pag-asa, lalong-lalo na sa panahong ito, O Diyos, na nakikita namin, Panginoon, na talagang lipos ng kasamaan, ng kamunduhan, ng karumihan, Panginoon, ang aming panahon. At tanging ang iyong salita, O Diyos, ang mayroong pag-asa na aming mapangahawakan. Sapagkat lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Kaya, O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong mga lingkod, O Diyos, na patuloy, O God, na nararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong masaganang habag at biyaya, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, Lord God, sa iyong pag-iingat sa kanila. At sama-sama kami, O God, na nagbabalik sa iyo ng lahat ng parangal, ng lahat ng papuri. Ikaw na aming Diyos na lumalang sa amin, na tumawag sa amin, binigyan kami ng karapatan upang iyong maging anak. Binigyan kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa iyo. In Jesus' mighty name. Everybody say amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Kung titingnan po natin ang ating panahon sa kasalukuyan, alam ko na ang makikita po talaga natin ay hindi na pangkaraniwan. Lahat po ngayon ay halos talagang kanya-kanyang daing. Kahit mahirap ngayon, talagang dumadaing na. Kasi hindi na po talagang maganda ang buhay ngayon. Itong bahagi ng banal na kasulatan na atin pong binibigyan ng pansin, ang sabi po dito, ibubuhos ng Diyos ang saganang tubig sa tuyong lupain. At sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Kaya ibig sabihin, ang sinasabi dito ng ating passage, yung tuyong lupain, sa ibang salita ang tawag natin dyan ay tigang. Dryness. At alam naman natin na ang tugon sa tigang na lupa ay tubig. At ito po ang bahagi ng banal na kasulatan na ito ay kung titingnan po natin, ito po ay pangako ng Diyos na transformation and revival. Kung meron mang tigang na lupa na makukonsider natin na kasi sa panahon po natin, nakikita natin yung spiritual dryness. Nakikita po natin na parang lalo ang mundo ay pasama ng pasama ng pasama. At itong spiritual dryness na ito, ang pangako ng Panginoon ay sabi niya, masaganang tubig ay padadaluyin niya sa tuyong lupain. At sa oras pong ito, ang ating pong bibigyan ng pansin ay may kinalaman po sa revival. At ano ba ang paano ba nangyayari ang revival? Actually, ang revival po ay, ito po'y gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nagbubuhos ng kanyang presensya doon sa mga uhaw sa pagkilos ng Diyos. Kaya, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga,
Ito po yung nais kong makita ng bawat isa sa atin. Bagamat sa ating panahon ay nakikita nga natin itong kakaibang takbo ng mundo, pero ganun pa man, may pangako po ang Panginoon na pwedeng pagmulan ng pagbabago sa ating mga pamayanan o maging sa ating mga pamipamilya. Kaya ng Diyos na magsimula ng magandang simula sa ating mga pamilya, provided merong kauhawan para sa Kanya. Ito yung pinapangako ng Panginoon sa passage na ating binibigyan ng pansin. Ang sabi niya, He will pour out His Spirit. At hindi lamang basta Spirit, ang sabi, bago niya ibuhos ang kanyang Espiritu, sabi niya, ibubuhos niya yung saganang tubig. Alam naman natin na ang tubig ay, pagka tinignan natin sa banal na kasulatan, water represents Word of God. Kaya kapag tayo ay nais natin na maranasan sa ating pamilya ang buhay na pagkilos ng Diyos, ang kailangan natin ay ang presensya ng Diyos. Kauhawa natin ang Diyos sa ating mga buhay. Lalong-lalo na po ngayon na talagang hindi lang basta spiritual dryness. Actually, revival, pag sinabing revival, ito po ay meron ng buhay tapos nawala. Kaya kailangan bigyan ng buhay. So ang nakakaranas ng spiritual dryness, of course, yung may dating buhay, tayong mga mananampalataya, may mga times sa ating buhay na merong spiritual dryness. E para bang minsan, sa paglilingkod mo sa Panginoon, dati ang sigla-sigla mo, pero merong iba't ibang mga sitwasyon ng buhay na somehow, parang yung ginagawa mo, hindi mo na nararanasan yung kagalakan. Ang nararamdaman mo na parang routine na lang. So ang church ang nakakaranas ng spiritual dryness. Ngayon, ang sanglibutan na hindi mananampalataya, ang nararanasan po nila ay transformation. Mula doon sa walang buhay, babaguhin sila ng Diyos. Amen po ba? At ito pong spiritual dryness na nakikita natin ngayon, kung observe nyo, alam ko, meron po kayong mga na-observe sa ating panahon, ang uri ng mga mananampalataya ngayon, makikita natin parang yung commitment ay panglinggo lang. Meron mga ganong mananampalataya, mga Sunday Christian. Ibig sabihin, hindi katulad noong unang mga alagad, talagang araw-araw nagtitipon sila, araw-araw gusto nila sa presensya ng Panginoon, pero somehow, katulad din doon sa aklat ng pahayag na sabi ng Panginoon doon sa ibang mga churches, sabi niya, nalimutan nyo na yung unang pag-ibig sa akin. So, merong pagkakataon na tayo bilang mananampalataya, we experience spiritual dryness. Amen po ba? At kapag ka nakakaranas tayo ng dryness, kailangan natin ang tubig ng Panginoon. Kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon para bumalik yung sigla, para bumalik yung buhay. Yun yung revival. Amen po ba? Ngayon, yung transformation, yan po ay nararanasan ng isang tao na wala pa sa Panginoon at totally merong lubos na pagbabago na ibinibigay ang Panginoon. At dito po sa ating panahon ngayon, ang isa pong hula na sinabi po ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 hanggang 5, hindi lang spiritual dryness, kundi sinabi na rin ng Biblia kung ano ang description ng huling panahon. At ang description ng huling panahon, ang sabi ng aklat ng ikalawang Timoteo ay godlessness. Kumbaga, ang mga tao sa huling panahon, ayon kay Timothy, ay mga tao na wala nang panahon sa Diyos. Sabi po, basahin ko po ang verses 1 and 2, sabi po dito, but mark this, there will be terrible times. Sa Tagalog, bagamat ang sabi, sa huling panahon, mababatbat ng kahirapan para or panahon ng kahirapan ang binabanggit dito. Pero yung terrible times dito ay hindi po ito tumutungkol o tumutukoy sa kahirapan financially, sa kahirapan ng buhay, hindi. Kung hindi,
ang tinutukoy po dito na kahirapan ay yung terrible times ay yung kalagayan ng mga tao sa ganitong panahon na kung saan ang mga tao ay, ayon kay Timothy, dinescribe niya na godless people. Pasinin niyo po, sabi ng verse 2, ano bang spiritual condition ng last days? Ang sabi niya, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. So ang dami niyang mga dinescribe at itong mga description na ito ay pawang mga negative na katangian. At ang sabi niya, yung last part ng verse 2, unholy sa Tagalog, ang ginamit po dyan ay lapastangan sa Diyos. At ngayon po, kung ewan ko kung nakapanood po kayo ng Grammy last month po, dun po sa Grammy production number nila, meron po doon i-feature na isang production number na parang merong satanic worship na nangyayari doon sa stage ng Grammy. Yung stage mismo, yung mga performers, yung effects sa stage, talagang makikita nyo na talagang satanic, demonic ang concept na ibinabato. At yung mga tao ay nanonood at parang nag-enjoy sila. At alam naman natin na ang Grammys ay pinapanood po yan worldwide. Kaya ibig sabihin, ang daming nanonood, ang daming nakikita yung mga nangyayari na yon nung panahon na yon. At doon sa gawain na yon ay yun po yung kanilang nakikita. Isang production number ng pagbibigay ng parangal sa gawa ng Diablo. Paglapastangan sa Diyos. At ngayon lang po, itong early ng March, meron pong carnival na ginaganap yearly yata ito sa Brazil. At doon sa carnival na yon, carnival parade, carnival po ha, pero pag tiningnan nyo po yung mga floats, talagang, ewan ko, sino po sa inyo, gusto ko makita, nakita nyo na po ba yung video nun? Brother Ricky, sino pa po? Oh, nako. Gusto ko nga po sanang kopyahin at ipanood sa inyo. Pero ako po, nasa kalagitnaan pa lang nung sa Grammys. Halos hindi ko matapos. Dahil yung espiritu natin parang hindi ma-enjoy. Tapos nung nakita ko pa po yung video na yon na parada ng mga floats, na carnival ang concept, pero makikita nyo po doon mga demonic, iba't ibang mga paglalarawan ng gawa ng kaaway na talagang yung konsepto ay nilalapastangan ang gawa ng Diyos. Hindi ko po matapos mapanood dahil hindi ako nag-enjoy. Pero yan na po yung nakikita natin sa ating panahon na hayagan. Ipinagbabawal ang Biblia, pero okay lang yon. Di ba? Ipinagbabawal po ang magsabi ng pangalan ng Panginoon sa school, pero sila, malayang malaya na nagagawa nila itong ganitong kanilang konsepto para ipalaganap ang kaisipan ng pagsamba sa Diablo. Ano itong kalagayan na ito? Anong panahon na ito? Well, ang sabi po ni Paul, ito yung panahon ng godlessness. Ang mga tao ay lapastangan sa Diyos. Salamat sa Panginoon dahil nito pong nakaraang araw ay hindi po pumasa sa Senado yung divorce or same-sex marriage, I mean. Hinarangan po na makapasa sa ating Senado ang same-sex marriage. Pero alam naman natin sa maraming mga lugar, sa maraming mga bansa, same-sex marriage ay okay sa kanila. Pero ilan na lang ang hindi pumapayag. Pero ibig sabihin, ito pong ganitong kalagayan na nangyayari sa ating panahon ay nagpapakita na nandito na tayo sa huling panahon. At hindi lang basta huling panahon, ito yung panahon na sinasabi ng Biblia, ang godlessness ay laganap na. At lapas,
hayagan ang paglapastangan ng mga tao, lantaran ay pinapakita ng mga tao ang kanilang paglapastangan sa ating Diyos. Sabi ni Apostle Paul sa verses 4 and 5, masabi, ang mga tao daw sa huling panahon, they will be treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Ang kanyang paalaala, have nothing to do with them. So itong mga larawan na ito, kung titingnan natin, ito yung sinasabi ni Apostle Paul na terrible times. Hindi kahirapan, kundi yung uri ng buhay ng tao na naglalarawan, na sila'y hiwalay sa Diyos. Totoo, this is really a terrible time. Kapag nakita natin ang mga tao na bubuhay, kung ano ang nagpapasaya sa kanila, yun ang kanilang pamantayan. Sige, kung saan ka masaya. Hindi na kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, kundi kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Yun ang pamantayan ng mundo ngayon. And we are really in a terrible time. At patindi pa po ito ng patindi. Patindi pa po ito ng patindi. Alam natin na ito pong nararanasan natin ngayon na kahirapan at sa sobrang taas ng mga bilihin. Kasama po yan sa mga paraan ng Diyos para ang mga tao talaga ay sapagkat ito ang ginagawa ng tao ngayon, para bang ang tao ay lahat gustong gawin. Gusto niya patunayan na kaya niya sa kanyang sarili. Hiwalay sa Diyos. Kaya ang tao sa kanyang pagnanais na talagang gumawa ng mga bagay na parang ang mapaparangalan ay siya, ang ginagawa ng tao, sige, lahat susubukan niya, lahat gagawin niya. Hanggang anong gagawin ng Panginoon? Haya lang naman ng Diyos sa mga tao na gawin ito . Ngayon nga po, yung mga AI, yung mga robots, yung mga, ang dami na po na artificial intelligence. Na anong ibig sabihin itong artificial intelligence na to? Ibig sabihin, marami nang pwedeng gawin ang mga AI na pwede mong ipagawa na lang sa AI kahit hindi na tayo ang gumawa. Meron na po ang unang robot na naging citizen ng Dubai ba? Or basta sa Middle East, meron na pong isang robot na kinilala na siya na nakabahagi ng kanilang citizen. At tanungin mo siya ng maraming mga bagay, sumasagot siya ayon doon sa kanyang pagkalikha. Napakalawak. Bakit? Kasi nga ang tao ngayon, pinapatunayan niya na kaya niya. Marunong siya, mayaman siya. Lahat ng bagay, kapag ka meron kang kayamanan, meron kang karunungan, parang sinasabi niya, kaya ko. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi niya sa Jeremiah chapter 9, 23 and 24, kasi po hanggang hindi marirealize ng tao yung kanyang nothingness, titindi pa ng titindi ang kahirapan para ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Hanggat hindi nagbabalik loob ang tao sa Diyos, hayaan lang ng Diyos ang tao sa kamangmangan niya. Kasi habang sinasabi ng tao na siya'y magaling, alam ng Diyos, hindi yan ang tunay na karunungan. Ang tunay na karunungan ay kung ikaw ay sumasampalataya sa aking anak. Yun ang tunay na karunungan. Pero mga tao, inaalis si Kristo at ipinapalit yung mga pwedeng gawin ng tao. Kaya ano sabi ng Jeremiah chapter 9, 23 and 24? Sabi, this is what the Lord says, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. But let him who boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Hanggang hindi nakikita ng tao yung kanyang kawalan at magpakumbaba, yung nararanasan natin ngayon na kahirapan ay titindi pa ng titindi ng titindi hanggang ma-realize ng tao ang tunay niyang pangangailangan ay hindi mainam na gobyerno, ang tunay niyang kailangan hindi kayamanan, ang tunay niyang kailangan ay Diyos sa kanyang buhay.
Kaya nakikita po natin itong kalagayan ito. We are living sa ating panahon na laganap na po yung godlessness. Kaya ano pong kailangan natin? Tayo bilang church, ano ang hakbang natin? Anong tugon natin? Kung ganito na yung nakikita natin. Ako, nung napanood ko po ito, alam ko, wala tayong magagawa. Kasi Diyos lang naman talaga makapangyarihan. Pero meron tayong magagawa para kumilos ang Diyos. At ang kailangan natin gawin bilang church ay magkaroon tayo ng pagkauhaw sa Diyos. Nabisitahin niya ang ating pamilya, bisitahin niya ang ating komunidad, upang sa halip na parusa, upang sa halip na kahirapan ang maranasan ng ating pamilya, ng ating komunidad, ang maranasan po ng ating pamilya ay ang pagpapala ng Diyos. Hunger, a key to revival and transformation. Ang kauhawan po sa Diyos, naniniwala po ako, ito po ang susi sa pagpapanibagong buhay. Siguro po, ang ilan din sa inyo ay familiar din po sa nangyari sa Asbury, Kentucky. Na ano nyo rin po yung nangyari sa Kentucky, yung ilang araw po na tuloy-tuloy na nagkaroon po isang school na ilang araw po, 24 hours, na tuloy-tuloy na may gawain po. At maging yung mga kanugnog ng mga lugar ay nandoon sila at sama-sama sila na nagpupuri sa Diyos doon sa presensya ng Panginoon, ina-enjoy nila ang presence ng Panginoon. Natigil po yung pasok para bigyan ng lugar yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kasi mula pagkatapos po ng kanilang chapel service, yung mga ilang estudyante sa halip na mag-uwian na po, mas pinili nila na manatili kasi nararamdaman nila na may pinagagawa ang Panginoon sa kanila. Basta nanatili lang po sila doon, ando sila nananalangin at nais nila na huwag umalis doon sa presensya ng Panginoon. Hanggang inabot na po ng isang buong araw, nabalitaan na po na mayroon na pong nangyayari, nakakaibang pagkilos doon sa lugar na ito. Hanggang inabot na po ng Linggo, 24 hours tuloy-tuloy. Bakit? Kasi may mga tao na alam nila, wala man silang magagawa sa current situation. Alam natin ang Amerika, kung ano ang katayuan ng Amerika, morally speaking. Pero may mga tao na naniniwala, mayroong Diyos na pwedeng gumawa sa bansang Amerika. Mayroong Diyos na kayang baguhin, kung hindi man buo, pero kayang baguhin ang kanilang mga pamilya. Pero kailangan mayroong mag-represent, mayroong tumayo, mayroong mag-represent para sa Diyos, dumaing sa Diyos, manalangin sa Diyos para hingin ang kanyang pagkilos. Kasi kapag hindi binigyan ng tao ang Diyos ng pagkilos, kahit gusto ng Diyos, hindi siya gagawa. Ganon ino-honor ng Diyos ang ating free will. Kaya ang revival, hindi ang tao ang gumagawa, ang Diyos. But we can set the tune. Pwede nating hayaan na kumilos ang Diyos, provided willing tayo o binibigay natin yung lugar sa Panginoon para siya ay malayang-malayang makakilos. Amen po ba? At kapag ganun ang ginawa natin, yes, revival will happen. Saan? Sa ating buhay, sa ating pamilya. Maaring hindi kasing laki ng nangyari sa ibang mga lugar na buong bansa na bago. Pero yung mabago yung ating pamilya, nararanasan natin yung pagkilos ng Diyos sa ating pamilya at hindi yung gawa ng kaaway ang nagtotorment sa ating family, o malaking bagay na po yun. Amen po ba? Ang kailangan lang, someone, somebody, na uhaw, gutom sa presensya ng Diyos para siya'y kumilos, para siya'y gumawa sa kanilang kalagitnaan. Amen po ba? At tayo po yun, church. Yun po yung ating gampanin. Hunger for God, a key to revival and transformation. Ito pong binasa nating bahagi ng banal na kasulatan ay pangako ng Panginoon ng revival, ng pagbuhos ng kanyang espiritu, ng pagbuhos ng kanyang masaganang salita sa tigang na lupa.
sa lupa na uhaw sa presensya ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling. Hindi lamang ako bilang ama, pati yung aking anak at yung susunod pang saling lahi, mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Ganon ang pagkilos na ipinapangako ng Panginoon. Once we allow Him to move, binigyan natin siya ng lugar para kumilos sa ating buhay. Hindi lamang tayo ang pagpapalain ng Diyos. Hindi lamang tayo makakaranas ng pagkilos ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon, maging yung ating susunod na mga henerasyon. Amen po ba? Nais ko po na tingnan natin ang kwento ng Israel sa pamamagitan po ng dalawang hari. Sila po ay mag-ama at ang isang haring ito ay si King Ahaz, wicked king. Ang kanyang anak naman po ay si Haring Hezekiah or Ezekias. Hindi niya sinundan yung masamang pamumuno ng kanyang masamang hari. Dahil itong si Hezekiah, sumunod siya sa kalooban ng Diyos, nung namatay ang kanyang ama, nakaranas ang bansang Huda ng revival sa kanyang pamamahala. Alam natin na ang Israel ay nahati sa dalawa, mayroong Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom binubuo ng 10 tribo at yung Israel binubuo ng dalawang Southern din binubuo ng dalawang tribo. At ito pong dalawang tribo na pinangungunahan ni King Ahaz sa kanyang pamumuno ay napakasama po nitong haring ito. Pero ang maganda nga po makita natin at gusto ko na sundan natin ito, sa kabila ng kasamaan ni Haring Ahaz o Ahaz, nung pumalit na hari si Ezekias, nakaranas po ng revival ang land of Judah. So Judah experienced revival under King Hezekiah. Sino ba itong si Hezekiah? King Hezekiah was 26 years old when he ascended to the throne and he reigned for 29 years. Kilala natin, we know this king who was about to die at nag-request siya sa Panginoon na kung pwede, additional pa, may extension pa. And imagine ninyo, ganun kabuti ang Diyos. Nakatakda na. Tayo ang nakatakda na, hindi na pwedeng baguhin dahil nakatakda na. Pero ang Diyos, sabi dahil doon sa prayer ni Hezekiah ay pinakinggan ng Diyos and his life was extended for another 15 years. Kilala din si Hezekiah being a man of prayer and he always sought God's guidance sa kanyang pamumuno. Kasama po si Propeta Isaias. Kumbaga, si Propeta Isaias ay talagang ginagabayan siya at siya naman nakikinig kay Propeta Isaias dahil alam niya, mahalaga ang guidance ng Diyos sa kanyang pamumuno. At ipinuprovide yun ni Prophet Isaiah sa kanya. He lived and witnessed the wicked rule of his father, King Ahaz, na under sa kanyang pamumuno, nakaranas ang Huda ng matinding kahirapan, maraming pagkatalo, maraming pagbagsak. At itinala ng Biblia, pinahayag ng Biblia, kung ano ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Marami silang mga kaaway sa pamumuno ni King Ahaz. Sa kanyang pakikipagdigma, lagi silang natatalo. At nasabi po ng banal na kasulatan, ang reason ayon sa 2 Chronicles chapter 28, verse 6. Ang sabi po, sa loob lamang ng isang araw ay may 120,000 kawal ng Huda ang napatay ng mga Israelita
sa pamumuno ng Haring Pekah. So sila-sila kasi naglalaban-laban eh. Sinapit nila ang gayon sapagkat itinakwil nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga pinuno. Ang sabi dito, ang dahilan ng pagkatalo, ang dahilan ng maraming kabiguan ng Huda ay sapagkat itinakwil nila si Yahweh. Sabi nga sa NIV, sabi, the reason why Judah failed, because Judah forsaken the Lord, the God of their fathers. Dahil tinalikuran nila ang Diyos, ito ang dahilan, hindi dahil ang kanilang mga kalaban ay mahuhusay ang mga pandigmang ginagamit, hindi dahil mga moderno ang kanilang kagamitan, ang kanilang mga kalaban. Ang tunay na dahilan, ayon sa banal na kasulatan, kaya sila natalo, hindi dahil doon sa mga bagay na yon. Ang tunay na dahilan, dahil tinalikuran nila ang Diyos. Ang isang pamilya, kapag ka walang lugar ang Diyos sa kanilang buhay, hindi nakakapagtaka na ang gawa ng kaaway ang gumulo sa pamilya. At minsan iniisip natin, sinisisi natin, ano ba nangyayari sa buhay na ito? Lahat na, sinisi mo na. Pero hanggat hindi nakikita ng tao ang tunay na dahilan ko, ano man ang nangyayari sa kanyang buhay, hanggat di niya nare-realize, hindi siya pakumbaba sa harapan ng Diyos at kilalanin na Panginoon, kumilos ka po sa aming pamilya, kumilos ka sa aming buhay. Hanggat hindi dumadating sa ganung punto ang tao, hindi niya mararanasan, hindi niya makikita ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabigo. Mag-a-attempt na mag-a-attempt yan ng lahat ng mga kaparaanan, pero lagi na lang bagsak ng bagsak ng bagsak. Bakit? Kasi nga, pagka ang tao hiwalay sa Diyos, talagang anumang gawin natin, walang pagtatagumpay. At yun ang naranasan ng Judah. At kung titingnan po natin ang pamumuno po ni King Ahaz, yung chapter 28 verses 1 hanggang 4 at ilan pang mga verses, makikita natin na ito yung kanyang mga ginagawa. Ito yung mga detestable acts na kanyang ginagawa sa kanyang pamumuno. Ano pat dahil dito, talagang ang presensya ng Diyos ay nawala sa Huda. Ang sabi po, babasahin ko po ang verses 1 hanggang 4. 20 taon naman si Akas na magsimulang maghari. Ang paghahari niya ay tumagal na 16 na taon. At itong 16 na taon na to ay tinuturing ng Biblia na one of the worst king. Worst 16 years of Judah. Sa Jerusalem din siya tumira. Hindi siya tumulad sa kanyang nunong si David, kaya hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Ang sinunod niya ay ang gawain ng ibang mga hari ng Israel. Nagpagawa siya ng mga larawang metal ni Baal. Naghain siya ng mga handog na susunugin sa kapatagan ng Benhinom, pati mga anak niyang lalaki inihandog at sinunog bilang pagsunod sa karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh. So imagine niyo po, may sarili siyang mga pinapagawa ng mga dambana pero hindi para sa Diyos. At tapos yung paraan pa ng pagsamba ng ibang mga bansa, yun ang kanyang pinapractice. At ginagawa pa niya ay yung pag-aalay, pagsusunog ng kanyang mismo mga anak na hindi naman yan ang practice sa Israel. Pero yun ay kanyang pinapractice. At doon sa 16 na taon ng kanyang paghahari, ayon dito sa ating binabasa, sabi, itong 16 na taon na ito, hindi siya naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Nagpatayo din po siya ng mga matataas na lugar, na kung saan itong matataas na lugar, supposed to be high places to worship God. Pero ano po ang inilagay niya, pinalitan po niya yung mga pagsamba sa Diyos Diyosan. 2 Chronicles 28, 24, 25. Ang lahat ng kagamitan sa templo ay sinira ni Akas at sinarhan ito. Pagkatapos, gumawa siya ng mga dambana sa lahat ng sulok ng Jerusalem. Gumawa siya sa bawat lungsod ng Huda ng mga burol na sunugan ng kamay niya para sa ibang mga Diyos. Kaya't lalong nagalit sa kanya si Yahweh.
Ano pa po? He even shuts the door of the temple to give way for idol worship. Ipinasarado niya ang templo ng Diyos para buksan naman, para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 2 Chronicles 29:7, ang mga pintuan sa portico'y ipininid nila. Hindi nila sinindihan ang mga ilawan at hindi na nagsunog ng kamanyang. Hindi na rin sila nagdala ng handog na susunugin sa dambana ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang totoo, kapag tinignan niyo po ang Israel, ang kabuuan Israel at saka itong mga hari na naghari po sa bansang ito, mapapansin niyo po na talagang pagkatapos ng paghahari ni David, maraming mga hari ay lumihis sa kalooban ng Diyos. Kaya nangyayari po sa kanila, ang cycle po na nararanasan ng Israel ay katulad po ng panahon ng Judges, pag nahihirapan na sila, may mga kumukubkob sa kanilang mga kalaban, mananawagan sila sa Diyos, mananalangin, magpapakumbaba, magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas o judge. At pag dumating yung judge, palalayain, giginhawa ang Israel, at pagkatapos babalik na naman sa kasamaan ng Israel, tapos magpapakasama sila, tapos hihingi na naman sila ng mangliligtas, at ililigtas na naman sila ng Diyos, at magpapakasama paulit-ulit. Pero hindi lang naman sa Israel yun eh. Maging ang buhay natin minsan ay parang ganun. Na cycle din, na pagkatapos hihingi natin yung ating mga pangangailangan sa Diyos at naibigay ng Diyos, nakatingin na tayo doon sa ibinigay ng Diyos at nakalimutan na natin ang Diyos na nagbigay ng ating mga pangangailangan. Minsan mas may lugar, may oras, may panahon sa mga bagay ng mundo na ibinigay ng Diyos at wala nang oras para sa Panginoon. Nakakalimutan ang Diyos. At pag unti-unti, dumating na naman ang mga problema, mga pagsubok, balik na naman tayo sa tuhod natin, at tawag na naman sa Diyos, at tutulungan na naman tayo ng Diyos, at babaguhin na naman tayo ng Diyos, or tutulungan ng Diyos, at babalik na naman, cycle din ng buhay. Pero ang Israel bilang bansa ay matindi ang kanilang pinagdaanan. In fact, sa 2 Chronicles chapter 15, makikita po natin dito na dumating sa punto ng Israel na walang Diyos, walang priests, at walang kautusan na sinusunod ang bansang Israel. Sabi po dito, nais ko pong basahin. Ikalawang Kronika, chapter 15. Sabi po si Azarias, chapter 15, verse 1, si Azarias na anak ni Obed ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos, kaya't sinalubong niya si Asa at sinabi, "Dinggin mo ako, Asa, makinig kayong mga taga-Huda at Benjamin. Si Yahweh ay isa sa inyo habang kayo ay tapat sa Kanya. Masusumpungan ninyo siya kung inyong hahanapin, ngunit kung inyong itatakwil, itatakwil din niya kayo." At pansinin niyo po yung verse 3 and 4. Matagal nang walang tunay na Diyos ang Israel. Walang nangungunang saserdote at walang kautusan. So ito yung kalagayan, imagine niyo, bansang Israel, kilala na makapangyarihan ang Diyos na nangunguna sa bansang Israel, pero merong istorya sa buhay ng mga Israelita na sila'y lumalayo sa Diyos. Tumatalikod sa Diyos. At yung tatlong mahalagang bahagi ng buhay ng tao na dapat ay alam niya, nasa kanya, wala sa Israel. Walang Diyos, walang tunay na Diyos, walang saserdote, yung nagli-lead sa kanilang spiritual life, at wala ding kautusan, walang law. Kaya kahit anong gawin nila, hindi nagtatagumpay. Kasi sarili nilang kaparaanan. At ganun ang ginawa ni King Ahaz. Sa halip na sa Diyos magtiwala, nagtayo siya ng mga dambana para sa pagsamba, hindi sa tunay na Diyos. Ang lahat ng kagamitan sa templo, sabi, ay isinira ni Akas at sinarhan ito. Pagkatapos, gumawa siya ng mga dambana sa lahat ng sulok ng Jerusalem. Gumawa siya sa bawat lungsod ng Huda ng mga burol na sunugan ng kamanyang para sa ibang mga Diyos, kaya't lalo nagalit
si Yahweh. At isinarado ang templo para bigyan ng pagsamba ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga pinto ng portico ay pininid nila. Sa halip na magbalik loob sa Diyos, ang ginawa po niya, humingi siya ng tulong sa Assyria, at sa halip na tulungan siya, ay hindi po siya tinulungan. Kaya ano pong nangyari sa buhay po ng mga Israelita? Sabi po ng 2 Chronicles 28:19, pinarusahan ni Yahweh ang Huda dahilan sa kasamaan ni Akas at sa di pagtatapat sa kanya. So dahil doon sa kasamaan ni Akas, nag-suffer ang bansa. The nation suffers kapag ka ang kasamaan ng namumuno ay nararanasan. Ang pamilya ay nagsasuffer kapag ka ang pamilya hindi pinangungunahan ng ama, ng ina para sa Panginoon. Nagsasuffer ang buong pamilya, buong sambahayan kapag ka ang Diyos ay walang lugar sa pamilya. At ito yung naranasan ng Israel dahil ang mismong namumuno sa kanila, masama. So ganun din, anong nangyari? Nag-suffer ang buong Huda. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, sa kabila ng kasamaan ni King Ahaz, nandoon po si Hezekiah na noon po, nararanasan niya, alam ko, nakikita niya ang kasamaan ng kanyang ama. Pero sa kabila ng lahat ng ito, andon si Hezekiah na naniniwala ako because he is a man of prayer. Na habang nakikita niya itong mga pangyayaring ito, wala siyang magawa sapagkat ang kanyang ama ang nandun sa trono. Pero nagtitiwala siya sa Diyos na makapangyarihan. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? Nung inalis itong si King Ahaz, itinayo niya si Hezekiah. Nung itinayo po si Haring Hezekiah na anak ni Ahaz, nagsimula po ang transformation ng Huda, ng dalawang tribo ng Israel. Bagamat lugmok ang Juda dahil sa labis na kasamaan ng kanyang masamang ama, nagsimula naman ang pagbabago, muling bumangon ang Huda sa pamamagitan po ng pamumuno ni Haring Ezekias. At ito pong verse na binasa natin, yung passage natin, marahil ito yung pinapaalala lagi ni Isaiah kay Ezekias. Sapagkat Isaiah, siya ang spiritual leader, spiritual guide ni Hezekiah. Kaya pinangako niya, may pangako ang Diyos sa bansa. Huwag kang mapapagod, huwag kang titigil. Kung ngayon ang nakikita mo man ay tigang na lupa, dadaloy ang masaganang tubig mula sa Diyos na pinagmumulan ng pagpapanibagong simula. Umasa ka. Kaya hindi napagod si Ezekias. For 16 years, nakikita niya yung kasamaan ng kanyang magulang. Kaya naman nung siya itinayo ng Diyos, pinasimulan niya ang pagbabago ng Huda. Amen po ba? Mga kapatid sa Panginoon, kung nakikita man natin ngayon ang kalugmukan ng ating bansa, laganap ang corruption, wala tayong magawa, di ba? Pero hayaan natin na yung nothingness natin, convert natin sa faith, na ang Diyos mayroong magagawa sa ating bansa. Kung natatandaan niyo po, sabi ni Peter, panalangin ang mga emperor. Sino yung mga emperor? Yung mga emperor, ito yung mga cruel na ruler nung panahon nila. Pero bakit ang sabi niya, pray for emperors? Hindi niya sinabi na ipanalangin maalis. Kundi sabi niya, ipanalangin. Si Paul ang sabi din, nais ko na mga kalalakihan ay manalangin sa mga pamunuan. So ano ang bahagi natin na sinasabi dito ng banal na kasulatan bilang mga anak ng Diyos? Meron tayong bahagi sa ating bansa, meron tayong bahagi sa ating komunidad na pwede nating magawa para kumilos ang Diyos. Maaring wala tayong karapatan, wala tayong kakayahan sa pamunuan, pagpapalakad ng ating pamahalaan,
Pero meron tayong Diyos na pwede nating hilingan, panalanginan para sa kaayusan ng ating bansa. At yun ang ginawa ni Hezekias. Hindi siya tumigil at si Isaiah naman, pinapaalalahanan siya na magtiwala ka sa Diyos. Darating ang pagbabago. Ibubuhos ng Diyos ang masaganang tubig. At alam natin, ang tubig ay simbolo ng salita ng Panginoon. At sa ating panahon, mga kapatid, kung nakikita nga natin na ngayon, ito na yung tinatawag na godless days. Kung nandito na tayo sa huling panahon, ito rin yung pagkakataon na pinangako ng Diyos sa Habakuk chapter 2 verse 14 na sabi kung paanong nalalaganapan ng tubig ang lupa, ang earth, it is being, mas marami ang tubig. Pero ang sabi, the earth will be filled with the knowledge of the glory of God. Kumbaga, nandito tayo sa panahon na ito na sa huling panahon, didiligin ng Diyos ng kanyang salita. Lalaganap ang salita ng Diyos upang ang tigang na lupa ay marinig ang kaluwalhatian ng Diyos. Yung mga taong nando sa tigang na lupa na dumadaing, nahihirapan, makikita nila ang glory ng Diyos. At sila ay magtitiwala hindi sa gobyerno, sila ay magtitiwala hindi sa kanilang trabaho, magtitiwala sila sa Diyos na nagbibigay ng tunay na pagbabago. At ito ngayon yung ipinaparanas ng Panginoon sa atin. Ngayong panahon po na ito, kung mapapansin nyo, ngayon yung panahon na talagang ang salita ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan ay naririnig na, napapalaganap, nararating na yung mga lugar na hindi nararating ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi this is the fulfillment of the prophecy. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Na ngayon, ang mga tao na kung sila man ay nahihirapan sa kanilang kalagayan, makikita nila na sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos, pwede silang hanguin ng Diyos sa kanilang mabigat na kalagayan. Amen po ba? Ang sagot, salita ng Diyos. Hindi pagbabago ng gobyerno, ilang pagbabago na ng gobyerno, pero palala. Kaya ang tao, sabi, nasubukan na natin ang matalino, nasubukan na natin, sububok naman tayo ng tanga, yung tanga sa kasamaan. Pero yung referring to Manny Pacquiao. Pero ano nangyari? Wala pa rin. Kasi hindi pamunuan ang kailangan. Ang kailangan natin, ang kilos ng Diyos sa ating bansa. Kahit sino ang ilagay natin, basta yan ay may takot sa Diyos. Definitely magiging maayos ang ating buhay. Hindi natin kailangang i-depende ang ating buhay sa ating gobyerno. Kailangan natin yan. Pero hindi iyaan, hindi sila ang tunay na nagbibigay ng kaayusan ng ating pamumuhay, kundi ang Diyos. Amen po ba? Kaya ito po ang solusyon sa ating panahon. Sapagkat kung paanong natatakpan ng tubig ang karagatan, ang sanglibutan ay matitigib ng kaalaman at lalaganap sa daigdig ang pagkilala sa kadakilaan ni Yahweh. Kaya nakikita po natin ngayon, ang salita ng Diyos, ang dami na po mga naaabot, marami nang nararating. At salamat sa Panginoon dahil nung lockdown, ang salita ng Diyos, hindi na ikulong. Natuto ang church na mag-online. Di ba? Naikulong tayo sa ating bahay, pero ang salita ng Diyos, hindi na ikulong. Kasi nung panahon na yon, ang internet ay biglang gumanda ang mga signal. Kaya lahat ng mga naabot ng salita ng Panginoon at maraming mga bahay ay nagtitipon-tipon sa kanilang sariling bahay. Yung mga hindi marunong magbasa ng Biblia, wala namang magawa . Hindi nila alam yung wala nilang magawa, nakatulong pa ng maganda. Kaya maraming mga churches, maraming mga pamilya na yung kanilang tatay na dating hindi nasasama sa gawain ng Diyos, ngayon ay sasama na kasi nagkaroon ng Bible study sa bahay. Di nung umaaten na, kaya na. Yung ibang mga churches naman na nandito sa Manila, nagsarado, sobrang mahal ng mga bayad, tapos wala namang mga umaattend, so nagsara. Nag-uwian sa kanilang mga probinsya. Nung umuwi naman, doon naman nagkaroon ng mga gawain. Kasi sa probinsya, hindi masyadong bawal ang mga gathering. Doon ay malaya. Ayun, nagkaroon ng mga gawain. So ano nangyari? Maaring sa iba hindi maganda, pero
Talagang lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos para sa kabubuti ng lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? At unti-unti lumalaganap ang salita ng Panginoon, mga kapatid. At tandaan niyo po, ito ang kailangan ng tao, salita ng Diyos. Doon sa taong nawawalan ng pag-asa, salita ng Diyos. Doon sa tao na mapapahamak, kaligtasan, salita ng Diyos. At tulad nga po nung dalawang alagad ng Panginoon na nung namatay ang Panginoong Jesus, nagbangon siya at naglakad siya, nakasalubong niya yung dalawang alagad papuntang Emmaus. Dahil itong mga alagad na to, namatay ang Panginoong Jesus, bagbag ang kanilang kalooban. Hirap ang kanilang kalooban kasi imagine nyo, nakakalungkot yun, wala na yung kanilang leader. Pero ano nagpalakas ng kanilang loob? Salita ng Diyos. Kaya pinahayag ng Panginoon sa kanilang salita. At sabi ng dalawang nakausap, habang pinapahayag ng Panginoon ng salita, sabi, there is something that is burning within us as He spoke to us, the Scripture. Yun yung kanilang nadama. So itong mga taong ito na hopeless, itong mga taong ito na maaaring hindi depressed, pero alam natin na distressed sila dahil wala na ang kanilang Panginoon. Pero tumatag ang kanilang pananampalataya, nagkaroon sila ng pag-asa. Bakit? Ipinahayag ng Panginoon ang salita ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, sa panahon na ito ng kahirapan, hindi trabaho. Hindi ko sinasabing hindi kailangan magtrabaho. Ibig sabihin, hindi material ang solusyon sa ating sitwasyon. Ang solusyon talaga, kauhawan sa Panginoon. Kauhawan para kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, para makita natin na talagang sa lahat ng ito, ang Diyos ang kailangan natin. Mateo 24:14, fulfillment na talagang malapit nang dumating ang Panginoong Hesus at ang palatandaan ay kapag ka ang salita niya ay napalaganap na. Sabi, Mateo 24:14, at ipangangaral sa buong sanglibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Dahil sa nararanasan ngayon na hirap ng tao, dahil sa nararanasan pagbagsak ng moralidad, papakita ng Panginoon na ang tunay na kailangan ng tao ay ang kanyang salita. At nakikita natin ngayon na ipinapangaral ang salita ng Panginoon. At ang sabi, ipapangaral sa buong sanglibutan. Hindi ho ibig sabihin ito na ipapangaral at mananampalataya. Ang issue dito, hindi lang, kasi pag naipangaral, it's either tanggapin o hindi. Pero ang mahalaga dito, ang sinasabi dito, ang tao, nagkaroon siya ng chance para marinig ang katotohanan. At kung hindi niya grinab yung pagkakataon para manampalataya sa Diyos, at least, pag humarap siya sa Diyos, hindi niya masasabi, hindi ko narinig yan. Narinig niya ang salita ng Diyos, hindi lang siya nagpasya. Kaya yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya anong paalala ng Biblia? Kapag ka narinig ninyo ang salita ng Diyos, huwag niyong pagtigasin ang inyong puso. Pwede palang tumigas ang puso ng tao sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, pwede pala na patuloy at patuloy na naririnig pero pinagmamatigas niya ang kanyang puso, hindi siya tumutugon sa kalooban ng Diyos. Pwede pala yun. Kaya lang, malungkot nga nun, pwede, yun ang ikakapahamak niya dahil hindi siya tumugon. Kaya ibig sabihin, fair ang Diyos. Lahat ay binigyan niya ng pagkakataon na marinig ang kaligtasan, marinig ang mabuting balita. Bakit? Kasi kalooban ng Diyos na lahat ay maligtas. Pero kung ang pinahayagan ng salita ng Diyos ay hindi manampalataya at kapag dumating ang Panginoong Jesus, sabi, kapag naipahayag na ang mabuting balita sa lahat ng lugar, sa kadarating ang wakas. Pag dumating ang Panginoon na may naligtas, may kinuha na ang Panginoon at yung ibang nahayagan ay hindi nanampalataya, doon nila marirealize. Totoo nga sinasabi ng aking kapitbahay na born again. Kasi sabi ng Biblia, pagdating ng Panginoong Jesus, di ba, dalawang bahagi yon, una sa alapaap, and later on, pagbalik niya yung visible na pagbabalik ng Panginoon. Pero una, agawin niya muna ang church. At pag wala na ang church, marirealize ng maraming mga inahinikayat natin sa pananampalataya na ayaw sumunod, marirealize nila na tama pala. Kaya yun na yun. Kaya lang sabi ng Biblia, yun naman yung pinakamahirap na pamumuhay. Sapagkat yun yung tinatawag na 7 taon ng matinding kapighatian na hindi
panararanasan at hindi na mararanasan pa ng buong sanglibutan. Mahirap ang wala ang Diyos sa ating buhay. At dun sa panahon na yon, mararanasan ng mga tao ang matinding hirap. Kaya ngayon, okay lang mga kapatid, na nakakaranas po tayo ng mga tiisin, mahal ang bilihin, pero sa biyaya ng Lord, nakakabili pa rin naman. Amen po ba? Kung noon, ang kilo ng manok, halimbawa ay 100, nakakabili ka isang kilo. Eh, nung ngayon, 220 na ang manok. O okay lang, nakakabili pa din. Kung hindi man isang kilo, di 1/4. Manok pa rin naman yan eh. Ibig sabihin, pwede tayong magtiis. Amen po ba? Hindi nagbabago yung ating buhay dahil hindi tayo nakakain ng buo. Kasi sandali lang tayo magtitiis dito. Ang kapalit naman nun ay walang hanggan. At ang Diyos naman napakabuti. Lagi siyang mabuti. Sa panahon ng pandemic, pinakita niya, hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Sa panahon na mahirap ang buhay, nakita natin na ang Panginoon hindi tayo pinabayaan. Yung trabaho ng bawat isa hanggang ngayon, protection niya ng Panginoon. Bakit? Kasi inuuna niyo ang kalooban ng Diyos. Marami po ay nawala ng trabaho ng panahon ng pandemic. Sa sariyaya nga po, pinatotoo namin sa inyo, may nagpatayo pa ng bahay kung kailan pandemic. At sa biyaya din ng Lord, tayo po na ipatayo din yung chapel sa biyaya ng Diyos, panahon ng pandemic. Yun nga lang, ngayon, zero balance na po talaga ang budget sa sariyaya. Dahil lahat po talaga. Pero imagine niyo po, sa biyaya ng Diyos, nakapagpatayo po tayo. Hindi po ba napakabuti ng ating Diyos? Amen. Mabuti po talaga ang ating Diyos. At nakikita po natin sa ating panahon, more than ever, yung katotohanan na talagang we really are in the last days. So ano kailangan natin gawin? Sa panahon na ito, kung nakikita natin na hindi na maganda ang sitwasyon, Church, this is the time for us para manalangin. Tayo ang binigyan ng Panginoon ng kakayahan. Katulad po ng, kung titingnan po natin si Hezekiah, nagkaroon ng revival ang Juda dahil sa buhay ni Haring Hezekiah. How did revival came to Judah through King Hezekiah? Kung titingnan po natin, ang sabi po ng account ng buhay ni King Hezekiah, siya po ay lingkod ng Diyos na uhaw sa kalooban ng Diyos. Kaya nagkaroon ng revival sa Juda kasi mayroong isang tao na uhaw sa pagkilos ng Diyos. Ang sabi po ng ikalawang kronika, chapter 31, verses 20 and 21, iyan ang ginawa ni Hezekiah sa buong Juda, pawang mabuti, matuwid, at tapat sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Verse 21, hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kanyang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ni Yahweh. Buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Because Hezekiah was a man hungry for God. Nakita sa kanya mga ginagawa na talagang una ang Panginoon. Nakita sa kanya mga ginagawa na naging faithful siya sa Panginoon. At dahil sa kanyang faithfulness, ang sabi ng verse 21, buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Maaring hilingin ni Hezekiah nung siya po ay mapatayo bilang hari, hingin niya ang kayamanan at kapangyarihan. Pero alam niyo, hindi yun ang hiningin ni Hezekiah. Nung siya ay mamuno, ang ginawa niya, hiningin niya ang pangunguna ng Diyos sa kanya. Katulad ng pamumuno ni Solomon, hindi humingi si Solomon ng kapangyarihan, hindi humingi si Solomon ng kayamanan. Ang hiningin niya ay karunungan para mapamunuan ang Israel. At nagtagumpay siya. So yun ang ginawa ni Hezekiah. Ganon din sa atin mga kapatid. Kung gusto natin na ang ating pamilya, ang ating buhay ay kilusan ng Diyos at magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, hindi ang sagot dito, gusto ko na maging maayos ng aking buhay. Kaya trabaho ng trabaho ng trabaho, pero nakakalimutan yun ang Panginoon. Hindi. Kayang pasaganain ng Diyos ang ating buhay. Kaya niyang pa-shortcutin
ang pagpapala. Basta unahin lang natin ang Panginoon. Hindi yung wala kayong oras sa Panginoon dahil gusto nyo matupad ang inyong mga pangarap. Kaya lahat ng oras nyo, i-google nyo para sa ganitong bagay. Pero wala na kayong oras sa Panginoon. Pero si Hezekiah, hindi ganun na kanyang ginawa. Ang ginawa ni Hezekiah, ninais niya na unahin ang kalooban ng Diyos. At ang pangako, ang ayon sa tala ng Biblia, umunlad siya. Kaya ibig sabihin, when we pursue God, when we make God priority in our lives, kaya ng Diyos na pasaganain din tayo. Amen po ba? Pero minsan nakikita natin ang pagpapala ay unahin muna natin, hanapin muna natin para sa ating sarili. Yung pag-aaral ko, yung pagtatrabaho ko, yung pamilya ko, doon lahat nakafocus doon sa mga atin. Pero nakalimutan natin ang tunay na nagbibigay ng katagumpayan ay ang Diyos. So we need to be hungry and thirsty for God in our lives upang yung tunay na pagpapala makarating sa ating mga buhay. At pag sinabing pagpapala, hindi natin pinag-uusapan dito yung dami. Kahit maliit, basta galing sa Diyos, ang turing ko dyan, pagpapala yan. Amen po ba? Kahit maliit yan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, in everything, give thanks. Ang kailangan lang nating makita ay lahat ng mga ginagawa ng Diyos, lahat ng mga bagay na mayroon tayo ay mula sa Diyos. We have to see it. Ayon sa mata ng pananampalataya. Kasi kung wala tayong mata ng pananampalataya, bililness na tayo ng Panginoon na maraming mga pagpapala, pero hindi pa natin ito nakikita. Kaya hanap tayo ng hanap kung anong wala sa atin. Nakakalimutan natin ang Diyos sa sobrang kahanap ng mga bagay na kailangan natin. Pero ang totoo, God has already blessed us with all the things that we need. Samantalang ang kailangan lang naman natin, i-recognize natin. Kilalanin natin na meron na tayo, pinagpala na tayo ng Diyos. At gamitin natin yan. Minsan, meron na tayo, hindi natin ma-appreciate yung meron na tayo o nakikita natin yung meron ng iba. Mas maliit yung sa atin, kaya gusto mo mas malaki din. Liit ng bahay ko, gusto ko, Lord, yung kasing laki ng bahay. Hindi. Kung ano meron ka na pinagpala kang Panginoon, linangin mo, paramihin mo. Because God is a God of multiplication. Binigyan niya tayo ng kakayahan, ng kapangyarihan para magparami. Amen po ba? Yun po ang naranasan ni Hezekiah. He was a man hungry not for power and for things. Ang kanyang kauhawan ay sa Diyos. Kaya naman anong sabi, pinagpala siya ng Diyos. Kaya kung titingnan niyo po, ikalawang kronika, ipinahayag kung paano po, verse 29, kung paano po namuno si Hezekiah. Ang sabi po sa verse 1, si Ezekias ay 25 taon na maging hari sa at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Si Ezekias ay 25 taon na maghari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Or sa Jerusalem siya nanirahan. Ang ina niya ay si Abia na anak ni Zacharias. At katulad ng kanyang nunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Verse 3, sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala because he was hungry for God and His presence. Yung hindi niya nararanasan nung ang kanyang ama ang namumuno, he longs for it na maranasan hindi lang niya kundi ng buong Israel. Yung tunay na pagsamba na meron namumuno mga saserdote para pangunahan sila sa pagsamba. Yung mga bagay na may kinalaman sa tunay na Diyos, he longs for it. Nung siya'y napatayo, ano ginawa po niya? Ang sabi po ng verse 3, sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala, pinabuksan niya ang mga pintuan at ipinaayos ito, yung mga ipinasara ng kanyang ama, yung pagpapatigil ng pagsamba, lahat ito, muli niyang binuksan. Why? Kasi nagpapatunay ito that Hezekiah really is a man of God. Uhaw na uhaw siya. At alam niya na yun ang kailangan niya. At alam niya na yun ang kailangan ng kanyang bansa. Ganon din tayo mga kapatid. Kung alam natin, mahalaga sa atin ang Diyos, pakita din natin sa ating mga anak na mahalaga din ang Diyos. Pakita natin sa ating pamilya yung pagpapahalaga natin sa Diyos para yung ating buong pamilya, sama-sama tayo na maranasan yung revival na ipinaparanas ng Diyos kapag siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga anak na inuunang kanyang kalooban. Amen po ba?
Hindi makasarili si Hezekiah. Alam niya na ang Diyos ang tunay na nagpapala. Kaya yun ang ibinalik niya sa Israel na nawala. Ibalik din po natin sa ating bahay yung mga pagkakataon na hindi pwedeng kanya-kanya. Kung kayo po ang mayroong pamunuan, may kapamahalaan sa inyong pamilya, pangunahan niyo ang inyong pamilya na talagang i-welcome ang presence ng Panginoon sa inyong buhay. Dahil pag hindi, ang kaaway, ang gugulo sa inyong pamilya. Pero kapag ang inyong pamilya, ang Diyos ang ino-honor ninyo, andun yung spiritual covering ng Diyos sa inyong pamilya, walang magagawa ang kaaway. Amen po ba? Walang magagawa ang kaaway. Bakit? You are protected. Kasi yung pagkilos ng Diyos sa inyong pamilya andun. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon na talagang nandun yung ating pagkauhaw. And secondly, hindi lamang si Hezekiah ay uhaw sa presensya ng Diyos. Lastly, nais ko makita natin na King Hezekiah, kaya nagkaroon po ng revival sa Israel because King Hezekiah himself, he led the people to turn back to God. Pinangunahan niya ang bansa pabalik sa Diyos. Ang sabi po ng verse 5, sabi niya, makinig kayo mga Levita, italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at linisin ninyo ang bahay ni Yahweh. Nagkasala ang ating mga magulang. So, nirecall niya ito sa kanyang mga kababayan. Nagkasala ang ating mga magulang. Hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Kaya kayo, ako po, nung ako po'y nanampalataya, ang aking magulang ay hindi pa po mananampalataya. Kami ang nauna magkakapatid. Pero ang nanay ko noon, nakakarinig na ng salita ng Panginoon. Ay, ang hirap po noon para sa isang anak na ang mga nakakatanda ay hindi alam ang tamang pananampalataya. Hindi mo maipapatupad ang pamantayan ng salita ng Panginoon. Kasi titingnan kanila doon sa iyong kalagayan bilang mas nakakabata. Mahirap po 'yon. At ganun din ang naging dito ang kagandahan nga lang po kay Haring Hezekiah dahil siya ang leader ng bansa, siya ang may karapatan para pangunahan ng kanyang bansa. Kaya he led the people to turn back to God. Ang sabi niya, nagkasala ang ating mga magulang, hindi sila naging tapat. Alam niya, masama yung kanyang ama, pero hindi natin tutuladan yung aking ama. Hindi ko siya kayang baguhin. Pero kayo na nasasakupan ko, kung susunod kayo sa Diyos, susunod kayo sa akin, kaya ng Diyos na baguhin ang ating buhay. Nakita na natin ang buhay ng hiwalay sa Diyos dahil sa aking masamang ama. Gusto niyo bang tuladan ang buhay na gano'n, na hiwalay sa Diyos? Kumbaga, ito yung kanyang panawagan sa mga Israel. Nagkasala ang ating mga magulang, hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Tinalikdan nila siya at ang kanyang templo, ang mga pintuan sa portico'y ipininid nila. Hindi nila sinindihan ang mga ilawan at hindi nagsunog ng kamanyang. Yung pagsamba, totally. Talagang nineglect ng mga unang mga mananampalataya, ay ng unang mga na magulang niya at yung mga ninuno. At ayaw itong mangyari ni Hezekiah. Gusto niya sa kanyang pamumuno, maayos. At unang-unang ginawa niya sa unang buwan ng kanyang pamamahala, isinaayos niya yung spiritual condition ng kanilang kaharian. Nagsisimula ang kaayusan ng ating buhay kapag ni-recognize natin, firstly, ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit anong gawin natin pag-aayos sa ating mga buhay, kung hindi maayos ang ating relasyon sa Diyos, lahat ng yan, walang saysay. Nagsisimula ang kaayusan ng ating buhay kapag pinaayos natin ang ating buhay sa Diyos. Tapos sunod-sunod na yan. Pag inaayos mo ang buhay mo sa Panginoon, ano mangyayari? Aayusin niya ang buhay mo. Minsan, hindi ka marunong magpatawad. Matututo ka magpatawad. Kasi kasama yan sa pag-aayos ng Diyos sa ating buhay. Minsan, hindi ka marunong magbigay. Dahil nakita mo ang Diyos ay mapagbigay, makikita mo, bukas palad ka nang nagbibigay. So lahat inaayos ng Diyos, pero lahat yan nagsisimula when we recognize God firstly in our lives. Amen po ba? At pinangunahan ni King Hezekiah ang Israel na unahin ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang sabi niya sa verse 8, iyan ang ikinagalit ni Yahweh sa Huda at Jerusalem. So hindi lang sa atin nagalit ang Diyos, pati sa ating kanugnog na mga katribo. And verse 10, ito po sabi niya, ang pasya ko'y makipagtipan tayo uli sa kanya.
upang maglubag ang galit niya sa atin. Maglingkod kayo sa kanya. Mag-alay ng handog at magsunog ng mangyang yamang kayo ang kanyang hinirang upang tumayo sa kanyang harapan. Kung gusto natin na maayos ang ating buhay, mauho tayo sa Diyos, unahin natin ang Diyos sa ating mga buhay, and God will, ano ba tawag yan? Put order in everything. Kasi siya naman talaga nagbibigay ng kaayusan. Hindi natin kayang ayusin ang ating mga buhay. Pero hayaan natin ang Diyos ay malagay sa tamang ayos. At saan ba ang tamang ayos at sa mga lugar dapat ang Panginoon? Dapat siya ang una sa ating puso. Kasi pwede na ang Diyos, kilala natin, pero nandun siya sa paanan na tayo ang nasa trono. Ang ating puso, isa lang ang tronong pwedeng pumuesto. Dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, ang nakatrono dito ay sarili natin. Nasa labas ang Panginoon. Pero nung tayo nanampalataya, pwedeng nasa loob ng Panginoon, pero nasa paanan natin. Pero ang tunay na nagpasakop sa Panginoon, ang Panginoon ang nasa trono ng ating puso, tayo ang nasa paanan ng Panginoon. Wala sa labas ng ating buhay. Ang Panginoon, nasa puso. So yun po yung tunay na kalagayan. At kapag kayo ang tamang order na ginawa natin, then lahat ng bagay ilalagay ng Panginoon sa ayos. Amen po ba? So ilagay natin ang Panginoon sa tama. Kung gusto natin na baguhin ang Panginoon ang ating buhay, ilagay natin ang Panginoon sa nararapat niyang kalagayan. Unahin natin siya sa ating buhay, and God will put order in our lives. He will even revive our family, our community. Katulad ng ginawa niya sa Huda. Sapagkat mayroong isang tao, uhaw sa Panginoon, hinipo ng Diyos ang buong Huda at nakaroon ng malaking pagbabago. Bilang pagtatapos, nais ko pong basahin uli natin ang 2 Chronicles chapter 21 na kung saan ipinahayag ang tala ng buhay ni King Hezekiah. Sabi po dito sa NIV, "This is what Hezekiah did throughout Judah, doing what was good and right and faithful before the Lord his God. In everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience to the law and the commands, he sought his God and worked wholeheartedly." Ano ibig sabihin nito? Sabi ng iba, pag pinagtiwala mo na sa Diyos, bahala na ang Diyos. Napansin niyo po yung verse, "He sought his God and worked wholeheartedly." Ibig sabihin, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, gagawa tayong kasama ang Panginoon. Hindi po pwede na ang Panginoon lang ang gagawa at gusto nating babaguhin ang buhay natin na wala tayong ginagawa. Talagang lubusan nating ipasuko ang ating buhay para makagawa ang Panginoon. Ibig sabihin, mag-coordinate tayo sa Panginoon. Gagawa ang Panginoon sa atin. And ang sabi po ng last part ng verse, "And so, he prospered." Amen? So kaya po ng Panginoon na baguhin ang ating mga buhay. Hindi tayo si King Hezekiah para baguhin ang buong bansa. Pero mga kapatid sa Panginoon, pwede tayong merong magawa kahit sa ating pamilya, sa opisina, sa bahay. Kung tayo ay magiging mga lingkod ng Diyos, nakatulad ni Hezekiah, ang hinahanap ay yung pagkilos niya sa ating buhay. Binibigyan siya ng lugar na kumilos. Inuuna natin siya sa ating mga buhay. Hindi po pwedeng hindi gagawa ang Panginoon at makakakita ng malaking pagbabago. Naniniwala po ako, gagawa ang Panginoon. Sa atin man yan, sarili, sa atin man yang maliit na komunidad, basta inuuna natin ang Panginoon, may impact po yan. Kailangan lang merong tatayo para sa Panginoon. At tayo po yon bilang mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.